sasapatusin or jojowain. I feel like gusto kong jowain, gusto ko rin sasapatusin. So, number na. Oh my God. Parang di ko na gustong tapusin to eh. Yo, so I'm back, and again. So, Polisyon TV again at your service. So, today I'll be doing another vlog, and for this vlog, someone will be taking over for a while and tell you what this vlog or what am I gonna do today. Because this vlog is requested by someone, requested by my friend. That friend is in New York today or right now. So, well, without further ado, I'll hand over that one to you, my friend, and then just go explain to them what is this vlog all about. And 3, 2, 1, you go! Hi guys! Magandang hapon dito, magandang umaga sa Pilipinas. Gusto ko palang i-challenge si Paul Yuson ng jujuwain or sa sapatusin challenge. Pag hindi niya gusto yung tao, yung whatever, tao or babae, sasapatusin. Pag gusto niya, jujuwain. Simple lang ang mechanics ng game. Okay? Sasapatusin kasi mga sapatos yung content wow. Niya. Sasapatusin ng muka. Okay. Paul Yuson, make a video for this. Okay? Bye. So, this challenge is kind of new to me. I'm not really familiar on this jojowain or whatever. I just can't stop laughing, man. But yeah, so he requested me to stop talking in English. He wants me to talk in Tagalog. So let's activate Tagalog language in 3, 2, 1, you go. So yun na nga, no? Kailangan natin mag-Tagalog ngayon kasi requested vlog ito ni Mr. Tom Warren Dumdum. IG niya nandito. Pare koy, thank you sa challenge na to. hindi ko to magagawang challenge na to kung hindi sa'yo. At ngayon matitest yung Tagalog talking ko. Wow. At saka ang nagbigay na siya sa akin ng 10 pangalan kung jujuwain ko ba o sasapatusin. So, yun na nga, without further ado, magsimula na tayo. Okay? So, unang babae. Ang unang babaeng binigay niya ay nandito si Julia Montes. Julia Montes, sasapatusin or jojowain? For me, sasapatusin. I'm not a fan or hindi ako malaking fan or hindi ko masyadong nakikita or pinapanood yung mga movie ni Julia Montes. I'm not a follower whatsoever, so sasapatusin ko na lang siguro or hindi ko bet or whatsoever. Yun nga, sasapatusin. Wow. So okay, next is Julia na naman. Ito ay si Julia Barreto. Before ako magbigay kung jojowain ko or sasapatusin, explain ko lang yung side ko. Kung sasapatusin, it's not, hindi naman yung talagang hahampasin ko. It's like, di ko lang gusto. Wow! Yun lang, di ko lang gusto. Hindi naman yung physical na hampasin ng sapatos. Grabe naman to si Tommy. Iwan kong ba't naisip niya yung challenge na to. Ginagawa mo! So yun na nga, Julia Barreto, sasapatusin or jojowain? Sasapatusin. Yun na nga, the same lang kay Julia Montes, not a fan. But I've watched, may nakita akong movie ni Julia Barreto, yung ano ba yun? Kalimutan ko yung title. Basta yun, kita, medyo bet ko naman pero hindi ako huge fan ni Julia Barreto. Yun. At saka disclaimer lang. Challenge lang to. Wag naman sana magalit girlfriend ko dito. Baka sabihin. At saka, hindi ko naman sasabihin sasapatusin ko kasi may girlfriend ako. Ang sa akin lang is own opinion ko talaga to. Ha. Disclaimer lang. Wow. Disclaimer lang po. Sa pangatlo,
si Zainab Harake. Wow! I'm not sure. Di ako sure kung jojowain ko or sa sapatusin. Kasi pinapanood ko rin yung ibang vlogs nito. Though hindi lahat kasi... Wala lang. Pero ewan ko. Parang... Like, I feel like gusto kong jowain, gusto ko rin sa sapatusin. So, let's say 50-50. So, something like that. Hindi ko naman siya jojowain dahil maganda siya. Ang wow. Sakin lang is jojowain ko kasi suporta lang ako kasi vlogger din siya, di ba? Parang ganun lang. Pero hindi naman yung jojowain dahil gusto ko. Parang, yun na nga. So, next. Sa pang-apat, si... Buto? Si... Bawal Lumabas. Wow! By Miss Kim Chu. Kim Chu, Kim Chu, Kim Chu, Kim Chu. Before, gusto ko si Kim Chu kasi yung mukha niya, tsaka chinita, maganda, maputi. Though, hindi naman talaga yan yung bet ko. Diba? Ang sa akin lang is, gusto ko siya noon kasi ang cute ng pisngi niya noon eh. Yung wow! Yung tumakang pisngi niya noon, dito. No, no. Pero now, I think, sasapatusin ko na lang. Hindi ko naman siya bet na maging jowa. Parang, ganun na nga. Basta, sasapatusin ko na lang. So, yun. Let's move on. Panglima. Ayun. Ito ang mas thrilling. Ito talaga ang mas thrilling. Woo! Gabi ka talaga, Tom. Well, ang panglima is... Si Miss Blogger of the Year, I think. Ivana Alawi. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ito ng tama o hindi kasi it will end up ang girlfriend ko magagalit sa akin. Imagine mo kung sasagutin ko. Let's example muna, hindi ko muna sasagutin. Kung sasabihin kong jujuwain ko si Ivana Alawi, imagine mo pagkatapos ng makita ng girlfriend ko ang video nito, magagalit siya sa akin. Ulo. Woo! Pero disclaimer once again, girlfriend, challenge lang please, challenge lang po to, just give respect. I'm a blogger, you know. I'm a blogger. Wow. Anyway, yeah, Ivana Alawi, I think jojowain. Wow. Ito jojowain ko hindi dahil malaking puwet niya. Wow. Malaking boobs niya, maganda siya. Jujuwain ko kasi parang sa nakikita ko sa mga videos na is hindi naman ganun karami yung naging boyfriend niya. So, at saka parang juwang-juwa na siya. Or, hindi, iwan ko. Basta yun. Jujuwain ko na lang. So, let's move on. Sa pang-anim. To, idol ng sister ko. Nadine Lustre. Jujuwain o sasapatusin. I'm not a huge fan. Though, pinapanood ko naman yung ibang movies niya. Tsaka, hindi naman ako basher. Sumusuporta lang din naman ako. Let's say, I'll give respect to her. So, sasapatusin ko na lang. Not because, hindi ko siya type. But, yun na nga, di ko lang gusto na maging kami or whatsoever. Wow, bilinero. Wow. Well, Nadine, sasapatusin kita. So, next. 7. Oh, ito ang crucial sa lahat. Opo. Crucial na crucial to, please. Please naman, oh. Tom, ba't ang sakit ng ulo ng binigay mo na challenge na to? Ito ang mahirap, eh. Ito. Isa to sa pinakamahirap na binigay mong pangalan. Liza Soberano. Woo! Man! Kung titignan mo ang pagmumukha ni Liza Soberano, parang matatakot ka na masira yung mukha sa sobrang ganda. Kaya wow. Pasok siya sa, I think, top 10 sa pinakamaganda dito sa mundo. Imagine mo yun, tapos magiging jowa mo. O, man, I'm sorry girlfriend, but I think I'll take the jojowain ko na lang si Liza. I'll take the opportunity, you know? Wow. But since this is just a challenge, but yeah. Jujuwain ko si Liza Soberano. Anyway, let's move on. So, on to the next one, number 8. Number 8 is...
Oh my goodness, Tom. Talagang magagalit na girlfriend ko nito, Tom. Wow! Talagang magagalit na siya, Tom. Binibigyan mo ang sakit, ang ulo ko, Tom. Naku po. Yun na nga, number 8, si Miss Catherine Bernardo. Alam naman po nating lahat na si Miss Catherine, Filipina beauty talaga. At saka, sa mga FB friends ko, or sa kaya, sa nag-follow sa akin sa IG, before, nagpo-post ako kay Catherine. Pero ngayon, pag nagpo-post ako, may nagagalit na. Wow! Hindi na pwede. Though, hindi naman din mangyayari na ako at saka si Catherine magjojowa in real life. Like, ako, nandito. Imagine mo, nandito. Tapos si Catherine nandun. Paano kami magiging jowa, diba? Like, come on, man. Think about it, bro. But yun na nga, yeah. Honestly, jojowain ko si Catherine. Matagal ko na gusto si Catherine. Bata pa siya, bata pa ako. Hindi pa kami girl. Hindi ko pa girlfriend ang girlfriend ko. Parang elementary pa yata ako. Gusto ko na si Catherine. Napanood ko na siya sa Going Bulilit. So, yun. Gusto ko na siya before. So, I'll take the chance. Jojowain ko si Catherine. Catherine, baka naman. Wow! Anyway, next. Last two. Number na. Tom! Parang di ko na gustong tapusin to eh. Di ko na lang yata to i-upload, Tom. Ang sakit sa ulo ng binigay mong challenge na to. Pre, grabe ka. Parekoy, di ko na kaya to parekoy, pero tatapusin ko lang. Wala na eh. So number 9, ex-girlfriend. Di ko na ipapakita yung mukha ng ex-girlfriend ko. Basta, yan na nga. Ex-girlfriend. Kung jojowain or sasapatusin. Explain ko muna bago ko sagutin ah. Girlfriend. Naging parte, ex-girlfriend I mean. Naging parte naman siya ng buhay ko before. At saka hindi naman din ako magiging ganito. Hindi ko rin makakamit kung anong meron ako kung hindi siya naging parte ng buhay wow. ko. Diba? Imagine mo yun. So, for me, I will gonna say sasapatusin not because hindi ko na siya gusto, not because naghiwalay kami, not because nasaktan niya ako or nasaktan ko siya or whatsoever. Pero yun na nga, sasapatusin ang sagot ko dahil for me, hindi na pwedeng magbalikan yung matagal ng mag-ex. Para sa akin nga, ayoko lang hindi ko na gusto na maging jowa yung ex ko. Not because my girlfriend ako ngayon. Ang sa akin lang is, I moved on already. You know? Ba't mo naman babalikan? Pero, may respeto pa rin ako, syempre. Hindi naman mawawala yung respeto. Wow! Yan yung pinaka-importante. Kasi, kahit na nasaktan ka, or kahit na sinaktan mo siya, hindi naman pwede na, hindi mo na siya respetuhin. Importante yun eh. Alam nyo yun, yung respeto. Ang laking bagay yun sa isang tao kahit na nasaktan ka or nasaktan mo siya. Diba? So, yun na nga, final answer. Daming sinasabi eh. Sasapatusin ko ex-girlfriend ko. That's it. That's it. Period. Let's move on. Yeah, okay. So, last one. Sino ba ng last one ito? Oh my God. Di ko alam kung mahirap to, di ko alam kung sasagutin ko, hindi ko alam kung sasakit ba o sasabog na ang ulo ko nito, Tom, pero since nandito na ako, tatapusin ko na lang to. Number 10! Kasi sa... Wait, before. Sa 10 binanggit ko na babae na nandito na ipanakita ko except sa ex ko, ito ang pinakamaganda. Wow! Ito ang nagbibigay buhay sa buhay ko ngayon, syempre. Hindi naman pwedeng mawala yun, di ba? So, alam nyo naman kung sino yan, di ba? Kung napapanood mo to ngayon, girlfriend, alam mo naman siguro kung sino to, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Yeah. So, number 10. The last one is girlfriend. So, my current girlfriend. So, yung girlfriend ko ngayon.
Well, if I flash ko yung mukha niya dito, syempre. Diyan yung mukha niya, hindi naman pwedeng mawala. Nandyan lang yan. Relax ka lang, girlfriend, okay? Relax, relax. So, yun na nga. Hindi naman pwedeng, or hindi naman to dapat itanong eh kung jujuwain or sasapatusin. Siyempre, jujuwain ko. Jowa ko na nga. Jujuwain ko pa, siyempre. Para double kill, diba? Pero yun na nga. Jujuwain ko, not because jowa ko na siya ngayon. But, let me tell you just a short story. Jujuwain ko before at ngayon kasi itong girlfriend ko, it took me like 3 years. Wow! Can you imagine that? 3 years. Nagantay ako ng 3 years bago siya naging akin. Bago niya ako pinansin, bago kami naging kami. 3 years, imagine mo, 3 years. I waited for 3 years kasi during that 3 years, may babaeng dumating pero hindi naging akin. Diba, imagine mo yun, pre? Hindi naging sayo, nagantay ka ng 3 taon, may dumating, tapos hindi naging sayo, tapos siya talagang naging sayo kahit na nagantay ka ng 3 years, diba? Is that coincidence or is that destiny? Like, damn, bro. But yeah, yun na nga. Girlfriend, jowa na kita pero jojowain pa rin kita. Dito na nga nagtatapos yung challenge natin ngayon. Yung first ever challenge bag ko. That is requested by Mr. Tomas Warren Doom Doom. Thank you sa'yo, pare Koy. Maraming salamat. Kung di dahil sa'yo, wala akong ganitong content. Ewan ko lang kung magugustuhan nyo, pero lahat ng sinasabi ko sa content na to ngayon at sa challenge na to, purong katotohanan lamang po. At saka disclaimer, challenge lang din po to. Disclaimer lang po. Well, dito na nga nagtatapos ang panibago kong video. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please do click the thumbs up button at saka mag-comment na lang din po kayo kung may gusto kayong sabihin. Huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang subscribe button na dyan. Nandyan, no? Yan dyan. Yung red na yan. Click niyo yan, ha? Please. Okay. At saka yung katabi yan, yung bell button, click niyo na din yan. Yung gusto niyo makita yung next upload ko. You know? And also, please do follow my social media accounts, my IG right in here, and then my Facebook page. And also, the giveaway, don't forget, is on the description down below. Okay. Baboosh, everybody. Till until the next one, baby. Peace out. Adios, mi amigo. Till next time. Woo-hoo-hoo! Thanks, Tomas. Baby.